What is up guys, Hate here and welcome to another video, another motor repair, motor mechanic tayo ulit ngayon kasi magpapalit tayo ng coolant ng ating motor. Ito yung favorite nating motor na ginagamit natin kapag tayo ay nag-a-adventure. So magpapalit tayo today ng coolant. Wala pa ako masyadong mga nakikitang video ng pagpapalit ng coolant ng ganitong klaseng motor, or especially sa mga Kimco motorcycle. So naisipan kong gawan siya ng maikling video lang. So yung coolant natin nandito yan. Ito, kailangan natin yung tanggalin para masalinan siya. Pero before that, may mga gagawin pa tayo. Ayan o, makikita nyo ba? Mababa na sa low level yung coolant natin nga sa kanya, and yearly maintenance to na ginagawa dito sa motor. Lampas na rin siyang 1 year. Though wala naman ako na experience sa kanya na problema sa mga biyahe, hindi naman siya nag-overheat, pero kailangan na natin yan palitan kasi more than a year na, tsaka mababa na rin naman yung level. Ito yung ipapalit natin sa kanya, yung top 1 power coolant. So para palitan yan, kailangan muna natin i-drain yung coolant na nasa loob. So kailangan natin ito tanggalin para ma-access natin tong radiator. And may nalaman ako na tinutulak lang raw to, like isang Allen key. Ano to, 532 na Allen key. Tapos itutulak mo lang yan. Sana nakikita nyo. Yan. Point. Yun, natulak na siya. So marami yan. Tutulak mo lang yan lahat. So kailangan mo lang ng screw driver. And by the way, disclaimer lang, I am not a motorcycle mechanic. So magkamali man ako dito, kasalanan ko na yun. So pagkatanggal mo ng screw dito, meron yan dito na parang nagki-clip sa kanya. Meron akong pry tool, pero pwede naman kayo gumamit ng kahit anong maisip nyo na improvise dito. Tulak nyo lang ng ganun, tapos ayan na. Tada! Ayan na. Ayan yung kumakapit dito. Sa mga hindi nakakaalam, ito, kapag lobat yung remote nila, dito mo yun ilalagay, ididikit mo dyan. Didikit mo dyan yung remote, tapos gagana pa rin, mai-start mo pa rin tong motor na to. So hindi niya kailangan ng battery para ma-start mo siya. So, yun yung purpose nito, kaya may ganyan sign. Didikit mo dyan yung remote, tapos gagana pa rin yan. Kahit walang battery yung remote. So yun yung emergency feature niya. Kaya mahalaga yan na nakakabit. So hindi naman yan basta-basta matatanggal. Kasi maayos naman yung pagkakabit niyan dyan. So hindi yan basta-basta matatanggal. Saan nga natin. So that's the coolant. Sakado muna natin para hindi madumihan. Ngayon, babaklasin na natin to. Itutulak mo siya. Pag naitulak mo yun, magiging ganyan yan. Tapos mabubunot mo na siya. Pagkatulak mo na to, ipapry tool na natin. After mo matanggal tong mga push pins, ayan, madami yan. Ilan ba to? 2, 4, 6, 8. 8 sa kabilang side. So kailangan mo lang yan iangat para umano dito sa fairings. Guys, kung may malapit sa inyong mekaniko na alam naman tong Kimco, edi dun nyo na lang ipagawa. Dito kasi sa akin, kaya ako to ginagawa kasi wala malapit na mekaniko sa akin. Malapit na marunong ah. So parehas lang kami na mga ngapa dito at hindi naman alam. Possible pang magasgas yung motor. Edi ako na lang gagawa. At least additional dagdag skill pa to sa akin. Mali ata ako guys ah. Hindi mo yata kailangan tanggalin to lahat. So ayan, tinanggal ko na yung cover niya dito. Ito. So kakalasin ko na lang siya. Tatlo lang naman yan. 1, 2, 3. So para makalas tong fairings na to, meron siyang push pin ulit na nandito sa side na to. Sa side nung step nut. Ito. Yung angkasan. So pag natanggal mo yon, pry tool ka ulit dito banda sa side na to para ayan, dyan yung kagat niya. Tapos makakalas na natin siya ng mabilis lang. Tada. So ang kailangan mo lang pala tanggalin talaga dito kapag magpapalit ka ng coolant is itong side, yung mga push pin na nandito sa right side ng scooter. Tapos tanggalin mo tong isang bearings. Tapos ayan na. Ayan na yung mismong drain. Ito. Ito lang naman yung habol natin. So ayan, kumuha tayo ng pangsahod.
alasin na natin to. Huwagan lang natin. There. Tama tayo na ito ang kanyang drain ng coolant. Na-drain ko na yung nandito. So dahil nga wala akong alam sa motor, hindi ko alam kung bakit ganon. Pagkatapos ko siyang na-drain yung coolant, ayaw bumaba nung nandun sa reserve natin or dun sa tanke. So binuksan ko to, kinalas ko. Madali lang naman siya kalasin. Kalasin mo lang yung nandito na part. Yan yung windshield natin. Yung apat na tornilyo niya dito. Dito mo ilalagay yung coolant niya. Dito pala dapat ginagawa yung flushing. Ginawa ko, nilagay ko dun. So ngayon, kailangan ko baklasin yun. Drain. So ayan, na-drain ko na yung sa tanke. So dito, yung reserve niya. Tapos dito, lalagyan natin to ng distilled water para ma-flush. Pero sarado rin naman yung mga, sarado rin yung drain natin doon sa baba. Bago natin to gawin, lalagyan muna natin siya ng tubig. Sabi ko nga, dahil hindi ako mekaniko, kaya ang tagal ko dito. Kanina maaga pa, ngayon panghali na. Ayan, katatapos lang natin i-flush. Drainin natin ang mga 1 litrong distilled water. Tapos, ayan, napatulo na rin natin. Ngayon ikakabit na natin, lalagay na natin yung coolant. Kulang pa lang ang 1 litro dito. More than 1 liter kasi flinash din natin yung coolant na nandito sa reserve. Kaya nabitin tayo sa 1 litro. Dadagdagan na lang natin to. Anyway, reserved naman yun. Kaya okay lang na yung mismong radiator coolant is yung nandito lang. Nakalagay dito sa takip niya, 1.1. So 1.1 liters. Kulang pa rin yung coolant natin. Pero mayroon pa naman yung tira na nasa loob. Kaya okay lang. Dadagdagan na lang natin pag nakabili na tayo ulit. Bago kayo magsali nito, syempre make sure na sarado nyo or nahigpitan nyo yung mga tinanggal nyo dun sa drain na tornilyo. Kasi sayang kung matatapon lang to ulit. By the way, iba-iba ng coolant ah. Ito, diretso sali na to. Hindi nyo na kailangan ng haluan pa ng tubig or ng distilled water. So diretso na. Then patakbuhin natin ulit. Yan, tapos sasalin-salina na lang natin siya kapag kulang pa. So ganun lang pala magpalit. Ang dami ko pang pinagbabaklas kasi nga first time in. Kaya sana maging reference na lang to sa inyo yung pagbabaklas at pagpapalit natin ng kulat. So ang kakalasin mo lang talaga is itong side na to, yung gilid. Ito, tatanggalin mo lang yung mga push pin. Tapos tatanggalin mo yung 1 fairings niya, yung nandito sa baba, na madali lang naman. Tapos i-drain mo dito yung coolant. Tapos ipa-flush mo. Huwag ka dito magdadagdag. So reserve lang to talaga. So lalagyan mo lang yan kapag dadagdag-dagdagan mo lang yan. So pwede naman na dito ka na diretso. So ayun, dito na natin tatapusin tong video na to. Again, I am not a mechanic and please comment kung meron kayong suggestion or kung gusto nyo akong i-correct dun sa mga pinagagawa ko dito. Tulungan na lang tayo guys. Itong video na to is hindi naman siya related dito sa channel ko. So pinost ko lang siya for your reference or reference ng ibang mga tao. So yun lang, don't forget to like and subscribe. See you in the next video. Mabuhay!